Hello, this is Sai Pisanable and welcome sa video na to. So, yung topic natin for this video is about how you can make money as an affiliate marketer. Baka isa din to sa mga questions na naglalaro sa isipan mo. Kaya make sure na mag-stay up until the end of this video para magkaroon ka ng idea or para mas maging malinaw sa'yo. Kung paano ba talaga kumita or how you can really make money as an affiliate marketer. But first of all, i-address ko muna yung misconception na affiliate marketing is network marketing. So, hindi network marketing ang affiliate marketing, okay? So, magkaiba sila. But they have one thing in common. So, pareha sila, they involve in sales, okay? Kasi sa pagnenegosyo, kung wala kang binibentang product, then that's not a business, okay? Kasi yung pagnenegosyo, you need to have something to offer, mga services, products, sa mga tao para makatulong sa kanila, di ba? So, yun ang pinaka-common, okay? Na meron yung dalawang yon. Pero, affiliate marketing is not network marketing. Okay? So, ano ba yung itong affiliate marketing na to? So, affiliate marketing is that may isang product na pagmamayari ng ibang tao and all you have to do is to promote that product. Okay? So, ipopromote mo yung product na yon and once na may mga tao na bibili ng product na yon, then yung owner ng product na yon, they will give you commissions for that. Okay? So, kumbaga, nagbebenta ka ng product ng ibang tao. Okay? So, yung pinaka-unique lang sa affiliate marketing is that ready-made na lahat. Okay? Ready-made na yung product, ready-made na yung payment option, ready-made na kung paano siya i-deliver sa mga customers mo, ready-made na kung yung mga explanation, kumbaga, what that product is all about, mga ganun mga bagay. So, all you have to do is i-promote mo lang yung product na yon, let the system do the work for you, okay? And then, once na bilhin yun ng mga tao na nangailangan ng product na yon, then you earn commission. Okay, yun yung affiliate marketing, okay? So, popromote mo yung product na ibang tao, and then you earn commissions from it. Okay, so yung product na yon, so ready-made na yon, ready-made na lahat, hanggang payment option, delivery ng product, basta all you have to do, kailangan tandaan mo lang, okay? Ipopromote mo lang yon, okay? Yung product na yon. Alright? So, there are different kinds of affiliate marketing actually. So, eto, inaral ko to siya. Mga 2 years na, okay, almost 2 years na nung inaral ko yung online marketing, yung affiliate marketing, kasi naghanap din talaga ako ng pagkakitaan kasi kagaya din ako ng karamihan na parang hindi sapat yung kinikita ko para ma-provide ko yung personal needs ko at yung needs ng family ko. So, iba't ibang uri ng affiliate marketing. So, may affiliate marketing na kagaya ni Lazada. Diba? Lazada, e-commerce sila, diba yung niche nila. So, kung makita mo kay Lazada, they're offering a lot of things, diba? So, may mga damit, diba? Mga, yung mga apparels, diba? Tapos yung mga gadgets, so yung mga gamit sa bahay, ganon. So, i-apply natin yung concept na affiliate marketing kay Lazada. So, once na maging affiliate ka ni Lazada, then, maraming products na pwede mong pagpilian doon by categories yon, di ba? So, yung product na yon, ipopromote mo siya. So, once na may tao na bibili noon, then you earn commission. Okay? So, kagaya din ni Amazon, tapos yung international na sinubukan ko dati yung Clickbank. Okay? So, ganon. So, ang daming uri na affiliate marketing depende sa niche. So, may mga medicine, di ba? Yung sa Clickbank kasi nakikita ko dati may health and wellness din sa mga product na pinopromote doon, yung mga international. And then, para sa Amazon, di ba, yung mga items na mga digital products, may mga ganun mga bagay. Okay, digital products, yung e-commerce, so may mga iba't ibang uri. Okay, iba't ibang uri na affiliate marketing. Products pinopromote nila, depende sa niche. Okay? So, actually, itong affiliate marketing na concept na to, ways of making money online, very common na siya sa ibang bansa. Okay? Parang sa tingin ko, nahuli na yung Pilipinas dito.
Okay? Parang konting-konti lang yung Pilipino yung may alam regarding sa affiliate marketing. So, kasi dati, sinubukan ko yung ano, yung sa Lazada and then sa Clickbank, but it did not work for me. Kaya you have to be careful kung ano yung mga, yung ano yung klaseng affiliate marketing, kung ano yung niche na papasukin mo in terms of affiliate marketing. Okay? So, itong nasa isip ko, yung ano ba yung mga factors na pwede mong i-consider na talagang, pwede mong i-consider para talagang pumasok ka doon sa ano sa world ng affiliate marketing. Kasi sabi ko nga na hindi siya basta-basta na papasok ka lang tapos yun nakikita ka lang ng pera. Hindi ganoon, na wala kang gagawing action. Okay? Kasi pag nenegosyo din to, so it's one of the ways to make money online. So itong naisip ko, yung factors na kailangan mong i-consider para para makapili ka na isang affiliate na marketing company para talaga na maging successful ka. Kasi itong nakatulong sa akin. Una, alamin mo kung ano talaga yung pinakagusto mong mangyari. Okay? So, kung gusto mo na ano, kung gusto mo na magbebenta-benta na ano, pa mag-o-offer ng mga damit, mga apparels, mga ganun mga bagay, then you can go for e-commerce yung niche. Okay? Pwedeng ganun. Kapag mahilig ka doon. Sa akin kasi, mahilig ako sa mga digital products eh. Yung mga e-book, diba? Yung mga video trainings, kasi mas nakita ko na mas mabilis siyang ano gawin, okay? Mas mabilis siyang i-deliver. Tapos mas mabilis siyang i-update. Okay, para sa akin lang. Okay, kaya yun ang napili kong niche, yung digital products. Okay, product pa rin siya, but then again, it is offered, okay? Using a website, membership, mga ganon. Okay, mga training, mga coaching program. So, yun ang napili kong niche kasi yun ang nasa puso ko. Okay, basta ikaw, depende sa'yo, nasa sa'yo yun. Okay, yung disadvantage lang is that may mga affiliate marketing company na nag-offer ng maliit na komisyon, kagaya nung sinubukan ko na yung kay Lazada kasi maliit na percentage lang. So, yung ino-offer nila, kaya hindi siya ganun ka ano sa akin, ganun ka... kumbaga, hindi siya ganun ka-attractive para sa akin. Okay? Pero okay din naman siya. Pero yun nga, mas pinili ko yung digital marketing, digital products, kasi mas, ano, para sa kasi, lalo na ngayon, di ba, na yung internet. Ang dami-dami nang gumagamit ng internet. So, ang dami-daming gustong matuto, gustong aralin, di ba, yung online marketing. So, kumbaga, for me, parang ano siya, timing, okay? Nasa timing siya, okay? So, yun, kaya yung pinili ko. Pero, itong pinakamahalagang ano, kailangan mong isipin na once na mag-decide ka na gusto mo din kumita, okay? Na you also want to make money online with affiliate marketing or as an affiliate marketing, then, as an affiliate marketer, then you need to think long term, okay? Kasi yung iba kasi, pumasok lang sa affiliate marketing, okay? Tapos, nag-expect na yayaman sila kaagad. Hindi ganon, okay? So, I've been doing this kind of business for, sabi ko nga, almost 2 years. So, inaral ko siya. And then, ngayon kumikita na ako ng almost 900,000 for just a couple of months doing that kind of business. Kasi sineryoso ko talaga siya. I think long term. Okay? So, yung ano din, yung mga mistakes na kailangan na malaman mo as an affiliate marketer kung mag-decide ka na maging affiliate marketer, sana hindi mo magawa. Okay? Kasi yung iba kasi, just for the sake of making money, okay? Parang short term yung pag-iisip nila. So, yung iba nag-i-spam, yung iba nagpo-promote ng ano, mali, di ba? Yung iba yung picture, tapos iba yung pinopromote, ganun mga bagay. At yung iba yung misleading na mga promotion. Para lang may commission. Okay? So, wag tayo ganun. Okay? Kaya mahalaga na kahit na sabihin natin na ready-made na yung product na binibigay sa'yo, then you need to learn as well. Okay? So, sa akin kasi, yung pinili ko talaga na affiliate marketing, yung digital products, kasi yung mga products na in-offer doon, yun din yung kinukonsume ko para matuto ako personally. Okay? Matuto ako kung paano siya i-market na maayos, kung anong pwede kong gawin para mas
mas mapabilis yung pagsesend ko ng traffic, pagdadrive ng traffic, or yung terms of promotion. Kasi traffic yung term eh, kapag magpo-promote ka, kasi online, okay? So, inaral ko din paano gumawa ng blog, kasi part yun. Kung gusto mo ng long-term talaga na affiliate na, pumaga maging long-term na affiliate marketer, kasi mahalaga yung mag-build ka ng trust eh, sa mga audience mo, sa mga prospects mo. Ganon. Okay? So, kaya yung pinili ko. So, I chose to educate myself. Okay? Kasi mahalaga yun eh. Kumbaga, hindi lang kita-kita. Di ba? Hindi ka lang magde-depend sa pera yung kikitain mo. But you need to educate yourself as well. Okay? Kasi nakita ko kasi na-observe ko na yung iba, na nag-spam, yung nagpo-post na. Kasi pwede kang mag-promote sa social media eh kapag affiliate marketer ka. So there are a lot of ways na makapag-promote ka. Kung titingnan mo, kung aaralin mo talaga siya. So yung iba, yung nag-spam sa mga comments, sa mga messages, tapos yung mga trending na post, mga ganun mga bagay. So wag natin gawin yon, okay? So, yun, kasi pag ganun kasi, sigurado, hindi ka magtatagal. Okay? So, if you wanted this kind of business na long term, you have to educate yourself. Do it the proper way. Okay? So, itong results ko nung naging affiliate marketer ako, so, with digital products, okay, offering digital products, and then yung mga tools, yung coaching program. So, I was able to earn almost 900,000. So, mag 1 million na siya in total. So, it's a big help for me kasi nakapag-quit ako sa work ko. And lalo na ngayon na I'm pregnant. So, malaking bagay siya para sa akin to secure the future of my baby. Ganon, baby na lalabas by next year. So, yun, malaking tulong talaga siya. Basta yung tip ko lang sa'yo, so, find your niche, okay? Kung ano talaga yung nasa puso mo, and then, educate yourself para kumita ka. Kasi sabi nga ni Jim Rohn eh, na once na mag-increase yung level of knowledge, yung mindset mo, yung skills mo, then your income follows. Hindi ka na mahihirapan doon. Okay? So, don't expect a result kaagad. Okay? You just have to learn and educate yourself first and then results will follow. Okay? Ganon siya. Alright? So, ngayon, if you're interested, kasi ako, we have a team. So, a team of affiliate marketers as well. So, we also educate a lot of Filipino para din gawin tong ganitong klaseng business the right way. So, pwede mong i-click yung link na nilagay ko sa video na to. Okay? So, it's optional ah. So, it's optional if you really wanted to be an affiliate marketer in a long-term basis na gusto mo siyang aralin the right way. Okay? So, I hope na may natutunan ka sa video na to. So, gagawa ko ng ibang part ng video kung ano yung difference na affiliate marketing sa network marketing para mas maging malinaw sa'yo na magkaiba talaga siya. Okay? But both of them, they involve in sales. Kasi sa pagbibusiness, kailangan mo talaga ng product na kailangan mo ibenta para kumita ka. Okay? Sa kahit anong negosyo. And then also, you need to have a capital kasi sa pagne-negosyo, kailangan mo ng capital nun. Okay? So, guys, don't look for a business na wala kang ilalabas na pera kasi nangyari na yun sa akin. And it did not turn out well. Parang ganon. So, kung ayaw mong maloko, ayaw mong mascam, okay? Ayaw mong masayang yung effort mo, then invest, okay? Invest sa sarili mo, invest sa pagne-negosyo mo, and then think long term. So baguhin natin yung mindset natin. Kung gusto mo talaga na maging isang entrepreneur, online entrepreneur, then yun ang ang masasabi ko sa iyo. Okay? So thank you so much for watching this video and feel free to share this video as well. So you can click on like kung nagustuhan mo yung video na to. And yun, i-click mo yung button sa baba ng video na to or yung link na nilagay ko sa description ng video na to. Kung interested ka na makapagsimula sa affiliate marketer para kumita ka on how you can make money as an affiliate marketer using the same program na ginagamit ko and be part of our team. Okay, so yun. Thank you guys for watching this video. So, see you sa next video. Okay? So, God bless you all.